Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagdududa na nga si Augustus kay Amanda kaya naman pinasama niya si Mulong kahit saan pumunta si Amanda. Habang papaalis si Amanda ay wala naman silang kaalam-alam na minamanman na pala sila ni Primo kaya naman sinindan nila ito. Sinabi ni Lucio kay Primo kung sigurado daw ba ito sa ginagawa niya kaya naman sinabi ni Primo na sigurado siya at babawiin niya si Amanda. Dahil si Amanda muna ang magiging susi para mahanap niya ito. Sa kabilang banda, dinalaw na ni General si Ramon at ibinalita nito na kine-question ni General Pacheco ang paglaya ng Red Phoenix at pinaiimbestigahan umano nito kung sino ang tumutulong sa Red Phoenix. Kinabukasan ay sinabi ni Tinding Kainoy na sobrang bait ni Beng at nagtataka daw siya dahil bigla-bigla na lang daw itong sumulpot. Sinabi ni Noy na meron talagang ganong taong mababait at meron din naman na hindi. Habang papaalis naman si David ay tinanong nga siya ni Tess kung saan ito pupunta kaya naman sinabi ni David na papasok umano sa eskwela at dediretso na rin sa trabaho. At dahil talaga magaspang at bastos ang ugali ni David ay sinabi niya sa kanyang inang si Tess na huwag na siya nga hanapin at istorbohin ito. Sinabi ni Don Julio kay Ramon na ready na umano ito at ang lahat ng dokumento na kanilang ari-arian at para masiguro na ang lahat ng kanilang negosyo ay mapupunta kay Ramon at sa anak nga nitong hinahanap niya nang sa gayon umano. Maging legal na Montenegro na rin ito. Nakaisip naman ng paraan sinatanggol upang tanggapin sila sa karinderya na kanilang kinakainan. Umorder nga ito ng napakaraming pagkain at palalabasin umano nilang nawawala ang kanilang wallet at magpipresenta na lang umano sila na huhugasan ang lahat ng kinainan ng mga customer. At dito ay kanilang gagalingan upang sa gayon mapilitan umano ang may-ari na tanggapin sila. Samantala, ibinalita naman ang inutusan ni Ramon na sundan si Olga na nakapasok na umano si Olga sa bahay ng mga Dimagiba at kilala na umano nito ang pamilya Dimagiba. Habang si David naman ay humingi ng 200,000 kay Olga para pambili umano ng mga gamit. At dito sinabi ni Olga na hindi niya pinupulot ang pera. Ito ay puhunan niya. Kaya naman kailangang galingan ni David at kinakailangan niyang mapaniwala si Ramon na siya talaga ang anak nito dahil tuso nga itong si Ramon. Sa kabilang banda, sinabi na nga ni Ramon kay Don Julio na alam na ni Olga kung nasaan ang kanyang anak at sinabi na rin ni Don Julio na baka ito na umano ang regalo ni Olga sa kanyang kaarawan. Sa inyong palagay, mapapaniwala kaya ni Olga si Ramon sa oras na iharap niya na si David kay Ramon? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan. Ito lang sa bagong tinututukan ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Kiyapo.